Pero pag may nauuhaw o gutom sa tabi nyo at meron kayong dala, sineshare nyo. Yan ang magandang ugali nating Pilipino na dapat nating ibalik. Hindi yung, kahit ako, Diyos ko, napakalayo ko po sa pagkaperpekto. Pero alam nyo saan ako laging nadadapa? Sa pagsagot sa trolls. Na sandali lang. Nung araw sanay naman ako sa social media, lagi namang may bashers. Hindi naman po nawawala. Okay lang yun. Wala silang buhay. Hayaan na natin sila. Pagdasal natin na sila ay magkaroon ng kabuluhan ng buhay para tama na yung pambabash at asikasuhin nila sarili nila. Pero yung iba po, sobrang sakit na. Ako po laging pagka binabastos ang pamilya ko, mga anak ko, asawa ko o ako, napapasagot ako ng hindi maganda minsan. Pero ina po ako eh. Hindi ko po maiwasan yon. Pero kailan gumrabe ang pagtotroll? Kailan? Sa nakaraang ano, ilang taon? Bakit kaya? Alam nyo, kung sino ang leader ninyo, ang asal niya, ang iidolohin nyo. Dapat ang leader nyo nagiging inspirasyon nyo para maging mas mabuting tao. Better than you are today. Someone who will bring out the best in us. Hindi yung ilalabas ang dati nahihiya tayong ilabas na yung ibang tao, kabastusan, kababuyan, kababaing tao, binabastos. Si Ma'am Lenny, habang lumalapit ang eleksyon, lalong sinisiraan. Una at huling lalaki sa buhay ni Ma'am Lenny, si Sec Jesse. Ayaw na niya mag-asawa uli. Masaya na siyang maging ina nating lahat. Kahit napakalaking responsibilidad nito. Tingnan nyo, kung sino yung walang ambisyong magkaroon ng power, kung hindi maglingkod lamang, siyang napili ng Panginoon na tumakbong Pangulo at suportahan ng lahat ng kakamping. San man kami magpunta. Si Kiko magpa-file na for re-election as senator. One day before, pinili siya ni Ma'am Lenny. Siya ang kaisa-isang pinili ni Ma'am Lenny maging vice-presidente niya. Dahil pareho sila ng values, pareho sila ng goals, pareho silang may takot sa Panginoong Diyos na dapat lahat tayo meron. Dahil pag ang mga pinuno mo ay nananalig sa Panginoon, your country shall be blessed. Ngayon, yung mga naninira kay Ma'am, alam nyo, matatalino na mga bata ngayon. Kasi, kayong mahilig sa social media, alam nyo na kung may fake news, di ba? Alam nyo na i-research yan. Do your research. Hindi nakakatakot pong bumoto dahil may sinungaling, naniwala kayo. So make sure, sa May 9, do not give your future away! Do not allow our country to be laughed at again by the world! Do not allow another president who does not deserve to lead, to lead! On May 9, we will bring back decency to the presidency! We will vote for the strongest woman I know, Lenny Robredo! And our Vice President, etong tanong ko sa mga nagle-Lenny pero ibang gustong bise. Kung mahal nyo si Ma'am Lenny, bakit nyo pa siya pahihirapan? Bakit hindi nyo piliin ang pinili niya? Bakit hindi yung gusto niyang partner ang piliin nyo rin para mapadali ang trabaho ni Ma'am Lenny? Dahil si Kiko is a team player, has always been. Look at his track record. Laging team player mula pa nung bata. Gusto lang makatulong, gusto lang makapaglingkod. Laging team player, ang gagawin niya lang ay laging nakaalalay kay Ma'am Lenny at sinisigurong malinis ang mga nakapaligid kay Ma'am Lenny. So, Lenny at Kiko lamang po tayo sa May 9. Yan lang ang masasabi natin. God bless you everyone! God bless the Philippines! And here is my manok, the one and only Kiko Pangilina! Anak namin dito din! Miguel! Miguel!
love you, Nana! Maray na banggi, Kamzur! Magandang gabi, Naga! Ang Presidente! Vice Presidente! Maraming salamat! Magbibigay galang tayo unang-una sa ating magiging susunod na Pangulo ng Republika, Lenny Robredo! At ang ating tropang angat, napakahalaga. Ako po ay naging senador ng maraming taon. Napakahalaga na ang ating Senado ay kaalyado ng ating Pangulo. Kaya dapat po itong dalawang huling araw, isang araw na lang pala, bukas na lang, itulak pa natin ang ating mga tropang angat. Risa Ontiveros, Sunny Trillanes, Laila De Lima, Dick Gordon, Chel Jokno, Teddy Bagilat, Alex Lacson, Sunny Matula, at sa ating mga nasa lokal na opisyal dito, nais din natin batiin at bigay galang Mayor Nelson Legacion, former Representative Nonoy Andaya Jr., Representative Gabby Bordado Jr., Representative Arnie Fentebella, Mayor Yip Yip Senyor, Mayor Tom Bongga Lonta Jr., ang ating puso at ang ating ang puso at kaluluwa ng ating kampanya, ang ating mga volunteers, Solid Lenny Bicol, Youth for Lenny Kiko, LGBTQIA+ for Lenny Kiko, Lakas Kababaihan, Nabua Volunteers for Lenny, Anduyog Gamsur, Del Gallego, Naga, Magaraw, Pili, Ocampo, Kanaman, Bombon, Kamaligan. Ang bayaw ko palang si Gary Valenciano ay taga Kamalig naman. Lagunoy! Ay, kay Kiko Pangilinan, hello, hello, pagkain, sarama. Libmanan! Mga bayan, hindi ko na nabanggit yung iba. Karamoan! Okay. Buhi! Bula! Awas! Lupi! San Jose! At lahat ng bayan ng Kamzur, mabuhay! Universities represented, Universidad de Santa Isabel, University of Nueva Caceres, Naga College Foundation, Ateneo de Naga. At sa ating lahat, magandang magandang gabi po. Kanina ito, kukunin ko ulit mamaya. Alam niyo ho, 7 buwan na mula nung nagpasya si Vice President Lenny na tanggapin
ang hiling at dalangin ng marami nating mga kababayan na siya po ay tumakbo bilang Pangulo. Ang desisyon niya, pitong buwan nang nakalilipas. At ako rin, nang siya po ay nagpasya, salamat, at tayo po ay hiniling na maging nasamahan siya bilang kanyang Vice President, yung pitong buwan na po, hindi ko po hinangad na tumakbong Vice President. Alam po ni Vice President Lenny yan, at alam ko rin na hindi rin niya hinangad noon ang tumakbong Pangulo. Ngunit dahil nakita natin na matindi ang krisis na hinaharap ng ating bansa, milyon-milyon ang ginugutom, milyon ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID, mahirap ang buhay, milyon din ang nagkakasakit, libo-libo ang namatay, libo-libo rin ang naospital. Talagang sabi po namin, kinakailangan merong maipresentang mga liderato na maaring maging solusyon sa mga problemang ito. Kaya nung hiniling sa akin ni Vice President Lenny na maging kasama niya at samahan siya, sa halip na unahin ko yung personal kong plano na magtumakbo lamang ng re-election, naisip-isip ko, dahil isa rin ako katulad ninyo na nagkumbinsi, kinukumbinsi siyang tumakbo, isa rin ako katulad nyo na nananalangin na tanggapin niya yung hamon na tumakbong Pangulo. Kaya nung siya po ay nagpasya, sabi ko po, siya ang pinaka-deserving, siya ang pinaka-qualified, siya ang merong track record ng leadership na kinakailangan ng ating bansa. Kaya isinantabi ko na ang personal kong plano at sinamahan ko siya, nanindigan na rin ako kasama ni Vice President Lenny, dahil yan ang mabuti at pinakamainam para sa ating bansa. Hindi ko rin maaring talikuran ang pagkakataon na tiyakin na mas maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Bilang ama, gagawin ko ang lahat para sa aking mga anak, para tiyakin na mas maganda ang kanilang bukas. Ipaglalaban natin sila bilang magulang, hindi po ba? Hindi tayo papayag na malagay sila sa kapahamakan. Hindi tayo papayag na manunood lamang habang sila ay magkakaroon ng kinabukasan na hindi para sa kanila at hindi tama. At ako'y naniniwala na kinakailangan bilang magulang na tumindig, bilang magulang tumaya, bilang magulang kumilos, dahil mahal natin ang ating mga anak at kinakailangan natin silang bigyan ng mas magandang bukas. Kaya yung sakripisyo na isantabi ang sariling plano upang tumugon sa tawag ng panahon, yun din ang nakikita ko sa ating mga volunteers. Kayo rin nagsasakripisyo pitong buwan na. Kayo rin abonado pitong buwan na. Kayo rin nagugugol ng oras, talino, panahon para ilaban natin itong laban, para iluklok ang gobyernong tapat, hindi po ba? Kayo rin narito kanina pang umaga yung iba, nainitan, nagkaroon ng kailangan ng medic, bakit tayo lahat naririto? Dahil nagsasakripisyo tayo, ipinaglalaban natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating republika, hindi po ba? At ang nakataya sa May 9, napakabigat. Doon sa mga nag-iisip pa, ito ang mensahe po natin sa kanila. Mabigat ang nakataya sa May 9 dahil kinabukasan nating lahat ang nakataya. At ang nakita natin itong nakaraang dalawang taon sa pamumuno ng COVID response, na kung saan sa halip na tugunan ang pangangailangan ng taong bayan ay ninakaw pa ang COVID funds. Hindi ito tama. Pag tayo po ay nagkamali at pinili yung mga malalapit dito sa mga nagsamantala, eh tuloy-tuloy ang katiwalian, tuloy-tuloy ang kalokohan, tuloy-tuloy ang pang-aabuso. Papayag ba tayo ron?
At pag tayo po ay nagkamali at pinili natin yung mga malalapit dito sa sunod-sunuran sa China, nais ba natin na ang susunod na administrasyon sunod-sunod pa rin sa China? Yan ang nakataya, kaya kinakailangan natin tiyakin sa ating mga kababayan. Pag tayo po ay mamili ng mga kandidato, hanapan natin ang resibo. Hanapan natin ng track record na maayos. Doon na tayo sa walang bahid ng katiwalian. Doon na tayo sa mga nang inuuna, ang mga nasa laylayan, ang mga kapos, ang mga magsasaka, at ginagawa hindi lamang tuwing eleksyon nagsasabi, kung hindi kahit walang halalan, kahit walang media, itinutulong, isinusulong ang kapakanan ng mga nasa laylayan. Yan ang kinakailangan nating mga leader. Ako po, kumpala rin, 12 taon na po natin isinusulong ang agrikultura, ang pagkain, at ang problema ng gutom. Bakit merong kagutuman? Dahil mahal ang pagkain. Bakit mahal ang pagkain? Dahil kulang ang supply. Bakit kulang ang supply? Dahil ang magsasaka at mangingisda, kulang na kulang ang suporta mula sa gobyerno. Ang suportang lumalabas pa, yung karampot na pondo, ninanakaw pa. Kinakailangan baguhin ang pananaw natin sa food security, dahil ang pagkain parang hangin, parang tubig. Wala kang hangin, wala kang tubig, mamamatay ka. Ang pagkain ay kinakailangan ng bawat Pilipino at hindi dapat nagugutom, dahil pag ginugutom ang taong bayan, hindi maaaring mangarap. At pagka hindi maaaring mangarap, paano gaganda ang buhay? Hello, pagkain! At tayo po, isinulong ang pagsasaka at pangingisda na mahigit isang dekada. Principal author po tayo ng Coco Levy Trust Fund Measure. Tayo po ang nagdepensa niyan. Isinulong natin, tiniyak natin na pinakikinggan ang ating mga magnunyog. At 100 bilyong pisong halaga ng trust fund ay maaari nang gamitin dahil sa batas na yan. Tayo po isinulong yan ng 4 na taon. Pangalawang resibo, yung sa Gipsaka Act. Ito po, pwede nang bumili ang national at local government sa ating mga magsasaka at mangingisda direkta. Wala nang public bidding. Ang pagkain na ginagasta sa 1 taon ng ating mga gobyernong ahensya, mahigit 100 bilyon. Dahil sa Sagip-Saka Act, yung 100 bilyong halagang pagkain na binibili ng gobyerno, wala nang public bidding, pwede nang bilhin direkta sa magsasaka at mangingisda para gumanda ang kanilang kita. At pag maganda na ang kita, maganda na rin ang ani, maganda na rin ang huli, dadami na ang supply ng pagkain. Yan po ang resibo. At ang huling resibo, dito po sa Naga, dito po sa Tamsur, 3 beses po ninyo akong hinalal bilang senador. Maraming salamat sa inyong suporta. Nagtiwala po kayo sa akin. Nagtiwala kayo, binigyan niyo po ako ng mandato. Nagtiwala kayo at sa 3 termino, ni minsan dahil mahalaga sa akin ang inyong tiwala, hindi ko kayo bininggo. Hindi ko kayo tinalikuran, hindi ko kayo pinabayaan. Tiniyak ko, 3 termino, ni minsan, hindi tayo nasangkot sa anumang kasong anomalya. At ganyan dapat ang ating mga leader, ang mga lingkod bayan, hindi inuuna ang sarili, inuuna ang taong bayan, dahil kayo ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan, dahil kayo sa totoo lamang, sa isang demokrasya, ang taong bayan dapat ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At yan ang maaasahan ninyo pag tayo po ay palarin kasama ni Lenny Robredo. Pagka ang gobyerno ay tapat, maiangat na ang buhay ng lahat. Maaasahan po ninyo buong tapang, buong puso, buong talino, buong husay namin gagamitin ang lahat na yan para maglingkod po sa inyo, para ayusin na natin ang gobyerno. Ipanalo na natin ito! At maraming salamat sa inyong lahat. Patapos na ang kampanya, tikluktuhod po akong nagpapasalamat sa inyong lahat.
Maraming salamat sa inyong serbi, yung, sa inyong sakripisyo, sa inyong paninindigan, sa lahat ng mga mural, sa lahat ng mga rosaryo, sa lahat ng mga iba't ibang mga ginawa po ninyo at binibigay sa aming mga regalo. Maraming salamat mga volunteers. Uulitin ko, kayo ang puso, kayo ang kaluluwa ng kampanyang ito at ipapanalo natin ito. Maraming salamat sa kalang lahat. Diyos Mabalos, Maray Nabanggi sa Indugabos.